Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Sa mga bago pa lang po sa aking channel, hello po sa inyo! Welcome po kayo sa aking channel all the time! So, sa umaga na to, nakikita nyo po ang aking puno ng patani na nandito sa aking harapan ngayon. Kasi ngayong araw na to, ngayong umaga na to, i-share ko po sa inyo kung kailan pwedeng pitasin ang mga bunga ng ating mga patani. Kasi nga guys, ngayong umaga na to, makikita nyo na ako ay namitas ng mga patani. Ito po yun. Ayan, ito po siya. Ito yung mga pangalawang napitas ko po. Bali, may mga nauna po kang napitas. Mas marami po dito. So, ito, mga pangalawang pinipitas ko ngayon. Yan. Kailan nga ba natin pwedeng pitasin ang patani? Kung makikita nyo guys, kagaya po nito, medyo madilaw-dilaw na. Yan. Pwede nyo na po yung pitasin. Or kaya yung mga berde pa lang na sa tingin nyo ay malalaki na po yung mga buto, pag hinimas nyo ay makakapal na, pwede nyo na rin po yung pitasin. At nakikita nyo rin po guys na ang aking mga patani ay may konting discoloration. Nakikita nyo po ito. Ito po ay dahil sa naapektuhan sila ng sulfur na ibinuga ng Taal Volcano. Kung makikita nyo, ayan po ang nangyari. Ayan po. Pero hindi naman po ito ibig sabihin na hindi na siya pwedeng kainin. Kasi pag binuksan niyo po ito, ayan, okay naman po yung kanyang mga buto. So ang kinakain po pala dito sa patani ay yung mga buto. Binabalatan po natin ito at yung mga buto ang ating ginigisa or inilalahok sa ating mga gulay-gulay. So ayan guys. Itong mga to, kung makikita nyo, yan, pwede na ho itong pitasin guys. Yan, yung mga ganyang makakapal na yung buto. Kahit wag nyo na po hintayin na dumilaw ang kanyang balat, mas mainam na pitasin nyo na po ito na mga ganito ang laki ng buto niya. Ito, makikita nyo po, makakapal nyo naman guys na makapal na yung kanyang buto. So, pwede na siyang pitasin. Ito, sa dami ng bunga ng patani, hindi ko na po napipitas lahat. So, ayan, makikita nyo po. Alam nyo po guys, ang ginagawa ko lang po dito ay dinidiligan ng FAA. Makikita nyo sa mga past previous videos ko. Sa mga past videos dyan, kung papanoorin nyo, makikita nyo kung paano gumawa ng FAA, makakatulong po yun ng malaki sa ating mga halaman sa pagbibigay ng mga bunga. Kita nyo po yung mga bulaklak niya na buo, halos lahat naging bunga. Ayan po, medyo mga naninilaw na, so kailangan na rin po siyang pitasin. Yan. Madali lang po ang pagpipitas niyan guys. So, ganito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito mga dilaw na to. Yan. Ito po. So, ikakat nyo lang po dyan. Yan, dalawang yan. Yun. Malalaglag na po. Yan. So, ang dami sa taas. Nakasiksik. Pipitasin din natin yan. Sayang. Tatanggalin natin, syempre. Ayan guys, ito. Magugulay pa rin to. Ito, kung ayaw nyo pa po magpunla ng mag-iwan ng mga pangpunla, itong gantong kulay, pwede nyo pa rin mo itong pitasin. Yan, medyo madilaw-dilaw na. Pwede pa rin magulay ang loob ng buto nito. Yung mga buto niya, pwede pa rin nating gulayin. Kasi nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, ang patani ay ginugulay po ang mga buto nito. Pag ganito na po kadilaw, okay lang po pitasin nyo pa rin, mapapakinabangan pa rin po yan. Kasi ang pinangpupunla ko, ganito na pong kulay guys.
ito. Ito po, iiwan ko na po yan para maging punla pagdating ng araw. Pag namatay na ang mga patani na to, so ito na po. Hahayaan ko po yung matuyo dyan para nang sa ganon magamit ko bilang pangpunla ko. Ayan guys. So sa mga taas, madaming bunga, pwede nyo rin pong kamayin kaso matigas o ayaw po niya matanggal. Kaya gumagamit ako ng gunting. So hawak ko lang po yung video ngayon. Mamaya dadamputin ko na po lahat ng patani na nahulog sa baba. Check nyo yung taas guys ng patani nyo. Ang dami sa taas oh. Ito, pwede pa po to yung madilaw-dilaw na to. Kaya pa po igulay yan. So ayan guys, sa isang buto na itinanim ko, sangkatutak naman ang ibinigay na bunga ng patani. Ay may sitaw pa ho ako dito, ito. So, ito na ang okay guys. Ito na yung mga napitas kong, ito na po yung mga napitas kong patani. Yan. Kung makikita nyo ito, pwede pa po yung gulayin. Tatanggalin lang po yung buto nito. Yan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung makikita nyo po, ito. Pwede pa po yan mailagay sa ating panglahok sa gulay. Or pwede nyo po ito gulayin ng patani lang. So sa dami ng patani, ito na po yun. Isa lang po yung itinanim kong buto dito. So kung makikita nyo, ang dami pa rin po niyang bunga. At marami na po ako unang napitas dito. Tiyagaan lang po talaga guys ang pagtatanim ng mga gulay-gulay sa ating paligid. So ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit nandito lang po ako sa balkon ng aming bahay ay nakakapagtanim ako ng mga gulay sa balkon. So ayan po. Ayan ang aking mga tanim na gulay. So guys, andito lang po ako sa balkon namin, sa balkon ng bahay, kung makikita nyo. So sana nagbigay sa inyo ng inspirasyon, lalo na sa mga bagong nood dito sa aking video, mga baguhan pa lang. So dito po ako nagtatanim sa aming balkon. Ito po yung aking puno ng patani na nakatanim lang po sa isang maliit na container. Yan po. Yung isa po ay nasa 10 by 10 black garden bag at yung isa ay nasa isang maliit na paso. So trinay ko lang tong itanim, hindi ko akalain na lalago ng ganito at magkakabunga ng ganito kadami. So ayan, kung nakikita nyo yung mga dahon niya, may mga patse kagaya ng mga bunga niya. Ito, ipapakita ko sa inyo, ito yung mga patse. Yan. Hindi po yan kulang sa calcium. Kasi po, nilalagyan po natin ito. Ito po. Ayan, yung mga patsi na yan. Yan, may mga patsi. Kita nyo po yung mga patsi. Hindi po ito dahil sa kakulangan ng calcium. Ito po ay dahil sa sulfur na ibinubuga ng Taal Volcano na naaapektuhan ang mga dahon at bunga. So itong patani na to kaya patuloy na namumulaklak at nagbibigay ng bunga dahil sa mga fertilizer na itinutulong ko sa kanila, inilalagay ko. Organic fertilizer lang po yung ginagamit ko. Organicong pataba. Mga homemade fertilizer na gawa dito lang sa bahay. Kung kaya kong gawin, magagawa nyo rin po ang mga organic na fertilizer. Kung kayo ay gaya kong container gardener, makakatulong po iyon
upang maging maganda ang ani natin sa ating mga pananim. So, sana po guys ay may natutunan kayo ngayon. Ilalagay ko nga po pala yung link ng video ko kung paano gumawa ng mga organic fertilizer. So, panoorin nyo po yun, may matututunan po kayo. At sa mga kagaya kong container gardener, panoorin nyo po kung dito sa mga videos ko kung paano gumawa ng matabang lupa at mabuhaghag na lupa para sa mga container. Makakatulong po yun sa ating mga pananim, gaya ko po na nasa containers lang. Makikita nyo ho ang aking mga tanim nasa containers, pero nagbibigay ito ng maraming bunga. So, eto na po guys ang aking mai-share sa inyo ngayong umaga. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking ibinahagi tungkol sa patani, kung kailan nga ba natin ito pwedeng pitasin. Ulitin ko po ulit, ang mga patani na medyo naninilaw na ay pwede nyo na po yun, pwede nyo pa rin po yung pitasin, pwede nyo pa rin po siyang gulayin. Yung mga buto po ang ating iginugulay. So kagaya po nito, makikita nyo po sa sikat ng araw, makikita nyo na malalaki po yung kanyang mga buto. Hindi pa siya yellow yung color ng kanyang panlabas na balat. Pero kung tutuusin, pwede na po natin itong pitasin. Yung mga ito, pwede na po yung pitasin guys. Tapos yung mga ganitong bunga, ito nga po yung pinakita ko kanina, may mga patch ng brown, pwede nyo pa rin po yung gulayin. Pwede nyo pa rin po yung pitasin. Mapapakinabangan pa rin po ang mga bunga na may mga discoloration. Kasi yung loob niya, yung buto niya, hindi naman po yan naapektuhan. Yung mga balat lang po ng bunga ang naapektuhan. So ayan guys, sana po ay may natutunan kayo ngayon sa aking mga pinagsasabi dito sa video na to. Hindi po ako isang expert sa mga bashers ko dyan, pasensya na kayo kung minsan ay ang video ko tingin nyo ay hindi perfect. Hindi po ako expert. Ang sinishare ko lang po dito ay karanasan ko sa aking pagtatanim. Sarili kong karanasan. Hindi po ako nangangopya, hindi ako nanggagaya. Ito ay base lamang sa aking mga ginagawa dito sa aming maliit na garden. So ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sa susunod po ulit, abangan nyo po yung aking mga ilalabas pang video. At sa mga new viewers po dyan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pakilike po ang aking video. So ayan guys, sa isang buto na itinanim sa container, ito po ang kapalit niya, sang katerbang bunga. Pangalawang bungang na harvest, yung una ay mas marami pa dito at sa kasulukuyan ay namumunga pa rin ang mga patani. So thank you guys sa inyong panonood at magandang umaga sa inyong lahat. Salamat, sa uulitin, bye!